pato na ating pagganuhan ng barko. Kung magtataka kayo, yung part 1, iba yung una, fishing vessel. Ngayon, medyo nag-alangan ako doon sa bridge. Hindi mukha siyang kakaiba, kaya binag ko siya. Yan. Ngayon, ay naging tugboat na siya. Hindi siya yung tugboat na moderno ngayon. Ito yung sinaunang tugboat. May pinagpuhan ako nito. Yan. Ito, yan, yung bridge niya. Hindi pa tapos dahil ito, lalagyan ko pa ng bintana. Tapos may mga kahoy pa yung nakapaikot dito para magmukhang vintage. Tapos itong hull niya, yan, kompleto na yung mga, ito yung mga kilya. Ito yung pag, para bumanggaman siya sa gilid, ito unang tatama. Tapos may mga goma pa siyang nakalawit dito, yan, dito pang-bounce yan. Susunod natin gagawin yun ay pagmamasilya. Dahil ito, kita yung matalas pa ito, mamasilya natin, lulusawa natin yan. Para, ito ay dating 20 inches na dagdagan ng kagarne. Ika na napadagdag. Ito yung dati. Ay, yan, 23 inches na. Pero, ito po yung tinatawag na paglulusaw. Ito. Ayan. Epoxy yan, na may lacquer thinner. Atras natin. Yan, ito po yung ating pagliliha. Kailangan natin ay tubig. Yan. Tubig. Tapos, yan. Pumunta yung liator eh. So, pinuliha ito, 800 muna gagamitin natin. Nilagyan ko na siya ng primer. Gawal po tayo na ito. Flat white o matte white. Ayan. Ngayon, nung ma-primeran ko, lubas yung mga hindi pa pantay-pantay, hindi pantay-pantay na portion niya. Ayan. Kaya ito, nilagyan ko ulit siya ng epoxy. Dahil dun, pag up na rin yung malagyan ng primer, talagang makikita niyo kung flat talaga yung inyong ginawa. Siyempre, lalabas yung mga, ayan. Makita itong mga mancha-mancha ito, epoxy na ulit ito, nilagyan ko ulit siya. Ito namang ilalim, hindi pa tapos dahil yung ehe natin dito lalabas, kaya hindi ko pa siya binifix. Bukulatan pa natin ito. Yan. Ngayon, titestingin natin sa dagat, kapagat, sabay ligo tayo. Yan, tingnan natin. Ngayon, subaranggaan ito. Hindi ko alam kung tatawag siya kung may alon. Dahil pag mayroon na siyang battery, motor, at saka kung anong mga accessories, bibigat siya dahil nasa ilalim, parang magsisilbing counterweight. Kahit na sobrang alon, hindi siya tataob kahit papasukan. Nakita niyo naman sa ilog, pantay naman kasi doon. Kahit igayong po siya, nabawi lang. Ay ito sa dagat, malakas sa hangin, tapos ito magaan pa. Ayan, titingnan natin kung obra. Pero hindi naman natin ito palulutangin ng kabagat. Ito, testing lang. Ayan, para may maipakita ako sa inyo ngayon pag kabagat. Ayan, samahin niyo ako sa dagat. Ayun po.
no, 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 no. Ayan, dito, dahil sa sobrang laki ng alon ng habagat at may kasabay pang malakas na hangin, ayan, walang nagawa ang aking tugboat. Ayan, puno ng tubig ang loob. Subukan natin dito sa medyo kalma-kalma. Ayan po, matagal na po kaming inaararo ng habagat. Ayan, kaya yung mga mangingisda namin walang basta makalaot ngayon, talagang hindi kaya. Ayan, kaya sana naman ay tumigil na para yung mga kababayan ko po dito sa Batangas na ang hanap buhay ay sa pangingisda ay makapaghanap buhay naman. Ayan, ito po ngayon medyo mainit na, alauna po ngayon ng hapon. Kaya ang araw ay tirik na tirik. Ayan, dito yung alon ay talagang walang pukunat, hindi pa kami tinitigilan. Ayan, kaya ito, liligo na lang tayo para sa mga karsibot natin. Ayan, ligo na lang tayo. Ayan. Yun ang aming staging area pag naglayan ng community barka. Doon kami nagpapark. Ayun. Ngayon, yung mga bangka namin, tuyo-tuyo na. Kahit yung malalaki, hindi walang makalaot. Ayan, tumahit dito. Coastal clean up na naman ito. Ito, yan, binabagsakan ng alon yan. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano po ang salitang talbukan na siya ko pong ginamit dito sa aking channel, ito po yung talbukan, dito po yung binabagsakan ng alon. O kahit ang alon ay malaki o maliit, basta dito sa gilid ng dagat, yung pinaka gilid mismo, yung kung saan na ano yung tubig o alon, ito po yung tinatawag na talbukan. Ayan po. Dahil mainit pa ang araw ngayon, solo kong pagliligo. Pero pagdating po ng medyo hapuna at medyo hindi na mainit ang araw, dito kahit malalaking alon, maraming mga batang naliligo. Ayan. Bangka ni na Imon. Raymond.
Simon Mendoza, yung po ang isang vlogger na tigas. Wala akong makalaos kayo. Hindi, barko. Barko lang ang malakas. Dati po, naalala ko pa nung bata pa kami, basta gantong panahon, ito ang laruan namin at dito, malaksang hangin. Meron kaming kanya-kanyang bangkang dilayag. Dito, kami naglalaro. Pero ngayon, wala na mga bata na naglalaro na ganun. Puro gadget na lang. Kaya masasabi ko, itong si Joem lang ang malakas. Ayan, ito po si Joem na ating kasama lagi pag nagtetesting. Ayan, may daladalang styrofoam na kanya pinalulutang. Dahil siguro wala itong hilig sa gadget o walang gadget. Kaya ito napapaglibangan niya. Ayan. Nagpapainit at nagpapahangin sa habagat. Ayan. Opo nga naman. Opo nga naman kung batuhin. Opo. Ayos na nga eh. Opo. Opo. Olo, ang bilis. Opo. Opo. 20. Sira ang bangka. Pisan, yung kanyang mga bangka. Ayan. Oh, Joem. Anong pangalan ng bangka mo? Ha? May pangalan ganyan? Ang ganyan, may pangalan? Sibuy Taob. Oh, sige. Sa halagang 20. Maglalabang kayo ha. Ang mananalo, 20. Oh, sige. Parat, din eh. Oh, yung aking barko ha. Hindi na bakal. Habagat. Ayan. Oy, buka! Ito muna! Oh! Ano? Ready na kayo? Ito muna ha! Bibilangin! 1, 2, 3! Na 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 na!